Maaring alam mo ang nilalang na ito o baka naman hindi pa. Kaya ibabahagi ko ang isang kamangha-manghang ant lion. Marami ang hindi nakakaalam na ang ant lion pala ay kalaunan tutubuan ng pakpak na malatutubi ang wangis. Sa buong mundo, mayroong 2,000 uri ang ant lion. Malamang meron kang magandang alaala nung bata ka hinggil sa insektong ito. At sigurado akong tuwang-tuwa ka noon makahuli nito sa pamamagitan ng pag-ihip ng buhangin o pagpain ng kapwa ant lion na nalian mo ng isang hibla ng buhok. Sa buong Pilipinas, napag-alaman ko na iba't iba ang tawag dito. Sa Bicol, Kokoy or Miming Kokoy. Sa Negros, Kutukuto. Sa Pangasinan, Taptapuyo or Buyon-Buyon. Sa Masbate, Sibog-Sibog. Sa Ilocos, Sunsunod or Balinudnod. Sa Davao, Baboy-Baboy. Sa Quezon, Pulipod or Kurikuriko. Sa Batangas, Kurokyani, Kurokotok or Kurokya. Sa Manila, Anoyan. Sa Iriga, Koy-Koy. Sa Surigao, Boboso. Sa Tarlac, Kibong-Kibong. Bohol, Katikati. Pampanga, Kubong-Kubong. Sambales, Kurokurokoy. Cebu, Sibog-Sibog. Isang pambihirang kakayahan ng ant lion ay ang paghukay ng buhangin. Sa pamamagitan ng pag-urong, nakakahukay ito ng spiral shape sa buhangin at gamit ang ulo, kaya nitong itapon paitaas ang maliliit na bato. Sadyang mahusay ito magdisenyo ng malaimbudong hukay na magsisilbing patibong sa ibang insektong magkamaling dumaan dito. Kadalasan, mga langgam ang laging biktima nito. Kaya nga ant lion eh. Swerte na lang kung ito ay makatakas, ngunit ito ay matsagang naghihintay para merong mabiktima at maging masarap na hapunan. Mahihirapang makawala ang langgam sapagkat kaya nitong paggalawin ang buhangin at mahihirapan itong makatakas kapag nasakmal nito ang katawan ng langgam. Meron itong lason na itinutusok at maging sanhi ng pagkaparalisa at tuluyang maging masarap na hapunan. Sinisipsip nito ang katas hanggat makonsumo ito. Alam niyo ba na kapag malaki ang hukay ay mas maliit na ant lion ang nasa ilalim? Ang laki ng hukay ay nakadepende sa kanyang tinatawag na hungry level. Kaya nitong hindi kumain ng 2 buwan. Ngunit kapag nagutom ito, sisimulan nitong galawin ng hukay kada 10 araw. Ito ang larva stage ng ant lion na tumatagal mula 1 hanggang 3 taon. Pagkatapos ng larval stage, sisimulan nitong pumailalim pa sa buhangin para mabuo ang cocoon o tilas. Mula sa kanyang tiyan, nakakabuo ito ng puting hibla at pinoporma, at dito nabubuo ang tinatawag na metamorphosis stage into pupa. Dito nagugulat ang karamihan na may ganitong stage pala ang insektong ito. Ang pupation period ay mabubuo sa loob ng 1 buwan. Pagkatapos nito ay lalabas ang isang kakaibang anyo na ang tawag ay imago. Ang imago ay mayroong mahaba na katawan at mayroong itong pakpak. At sa loob ng 20 minuto, mapapatibay nito ang pakpak at magsisimulang gumapang at maghanap ng makakapitan.
sa umaga, halos nakakapit lang ito sa halaman. At sa pagsapit naman ng gabi, magsisimula itong maghanap ng kauri at makipagliig para maipagpatuloy ang life cycle. Tumatagal ang mating periods sa loob ng 2 oras. Mabubuhay ang imago sa loob lamang ng 30 hanggang 45 araw lamang. Ang imago ay kahawig ng dragonfly or damselfly, pero magkaiba sila. Kakaiba ang flying skill ng dragonfly or damselfly. Nocturnal ang antlion, halos dito gumagalaw o lumilipad sa umaga. Kaya aktibo ito sa gabi dahil ang layunin ng existence nito sa maiksing panahon ay ang pagpaparami ng kauri nito. Mangingitlog ito sa buhangin o sa mga dahon. Pagkatapos ng 5 araw, lalabas ang mga larvae nito na siyang ating nilalaro noon nung mga bata pa tayo. Akala natin hanggang dun lang ang buhay ng antlion. Namangha ba kayo sa life cycle ng antlion? Ngayon, alam mo na. Maraming salamat sa panonood. Pinoy, picture perfect.